David Cutter Music. Kasalukuyan, kumusta kayo, Martians? So yun, Martians, it's been days since nanggaling ako sa Singapore. And I'm back. I'm back here in the Philippines. It's so amazing, yet saddening. Kasi iba yung experience kapag nasa ibang bansa ka. Iba yung... basta maraming iba. Malalaman mo na yung mga bakit minsan mayabang ang ibang tao na galing sa ibang bansa. Hindi naman sila totally talaga mayabang. Sadyang naka-experience lang sila ng mas higher level quality of life. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin today. Today, pag-usapan natin why vlogging will never grow old. Grabe iba dito. Pagbalik ko sa Pilipinas, nabigla ako kasi yung naalala ko nga pala, pag mapasok ko sa mall, may mga security guard. Kapag papasok rin sa mall, papachekan ang gamit. Kapag nasa labas ka, bawal ka mag-shoot basta-basta. Nasanay ako. So recently napansin nyo, yung mga forms ng vlog sa Facebook, sa YouTube, paikli na ng paikli. To the point na ang isang vlog sa Facebook is minimum 3 minutes na lang at pinagkakasyon ng mga tao. Yung mga vlogs nila sa ganong klaseng format. Full disclaimer, I have nothing against Facebook creators or sa mga bagong creators na gumagawa ng short form ng vlogs. What I'm just trying to say, if you're still that classical vlogger na gumagawa ng vlogs, na umaabot ng 10 minutes, na pinapakita lahat ng gusto, and hanggang ngayon, wala pa rin nanonood sa'yo, there's nothing wrong with your vlogs. Para sa akin hanggang ngayon, okay pa rin mag-vlog ng sobrang, yung sobrang classic style. Although, syempre, kung ang habol mo na talaga is pure monetization, pure audience, and ginagawa mo na talaga siya for work, wala namang masama kung gawin mo yung mga ginagawa ng Facebook creators ngayon, or walang masama kung mag-vlog ka ng shorts. But for me, hanggang ngayon, hindi ko alam. Kahit gaanong karaming advice ang ibigay sa akin ng tropa na mag-skit ka na lang, mag-short form content ka na lang, gumawa ka na lang ng mga comedy skit, hindi ko pa rin maalis sa sistema ko mag-vlog ng gantong paraan. Which begs the question, itigil ko na ba yung gantong style ng vlogging or mag-short form na lang din ako? I'm not gonna stop making vlogs like this. Grabe ang fancy dito, parang hindi ko kaya mag-vlog. Mamaya na akong mag-vlog, kakain mo na ako. Grabe yun. Fancy, pre, fancy. Tapos ano, our first dinner with candlelight. Ayos na. Mamaya na guys, mamaya na. Listen, all you New Yorkers. I need your help. Tomorrow's the New York. Send me on Twitter and send me the clip. Now. Oh, man. So, ano nga ba ang takeaway mo sa video na to? Ang sinasabi ko lang is keep making content that's good for you, that you feel as if it's good enough to release. Huwag ka ma-pressure kung maraming creators na umaangat kaysa sa'yo or maraming mas nagbo-bloom kaysa sa'yo. Kasi
para pareho lang naman kayo ng laban. As a Filipino content creator, iba-iba tayo ng challenge, iba-iba tayo ng pinagsimulan, iba-iba tayo ng roots. Yung iba blessed on how they started their channel, yung iba nagsimula sa zero at sa wala. Kaya huwag ka ma-discourage kung maraming klaseng style ng bagong content ang lumalabas at hindi mo kayang gawin. Dahil at the end of the day, creator ka, and your only limit is your imagination, and wala na iba. Yun lang naman. So lang naman sabihin. At actually ngayon kasi, kung napapansin niyo sa vlog na to, nag-vacation ako for like almost 2 days or 1 day. Ngayon alis na kami dito, and sana pwede pa ma-extend na isa pang araw kasi gusto kong na-miss ko yung gantong medyo unwind na nakakalabas na may time, alam mo yun. Pagbalik, trabaho na naman, edit na naman, so it's a pain to go back. Kasi, syempre, responsibility, adulting, all those stuff. Sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe. Follow me on Instagram. At syempre, kung out of this world ka, ring the notification bell. Marami tayong upload. Hopefully, by the time na na-upload ko to, na-upload ko na yung Singapore vlog. This is when nagpahinga ako and everything. So, yeah. I'll see you guys on the next vlog. Peace out. Hindi niya kinaya mag-swimming sa Tagaytay. Gininaw.